Good morning mga kagala. Kumusta ang araw ninyo? Magandang umaga. Good morning, magandang umaga ulit. Nandito tayo ngayon sa daan, hinihintay ko si Mama. Ayun si Mama, nagbebenta ng kanyang puto at kutsinta. Kasi tuwing Martes, kasama ko siya, sinasamahan ko siya, pinagdadrive ko na siya ng motor para pumunta sa kanyang RC. Habang naghihintay ako, nagtitinda siya ng kanyang kutsinta. Dito lang tayo sa daan. Ayun. Kung maglalakad pa kayo siya mga kagala, masyadong malayo, ayan kitang-kita nyo naman ang daan at saka umulan ngayon. Madulas ang kalsada. Kung maglalakad siya, eh, kawawa naman. Kaya, ayun, sinamahan ko na. Ayun na siya, tapos na. Oh, good morning, Ma. Yan. O sige mga kagala, mamaya ko na lang kayo ulit ha-update kapag nandun na kami. Good morning! Yan, napadaan ulit kami dito kay Ate Peli. Pinabintahan pa ni Mama lang ano. Nagbablog-vlogan ako, Ate Peli. Ayos lang. Bahay ni Ate Peli, oh. Gandara. Iba talaga mga kagala kapag maalam sa pagpapanday, oh. Tamo yan, oh. Bahay nila, oh. Parang kailan lang dumadaan ka dito ng ano, bakante lang. Kung kay Irene Kusma. Shoutout sa'yo, Irene Kus Arellano. Nalito daw siya ng mga nakaraan dumaan dito kasi akala niya nasaraduhan na yung daan. May bahay na daw kasi bigla dyan. Ayan. Pag nakakita si Mama ng kanyang kakilala, pinagbebentahan niya. O diba, ganun lang talaga ang buhay. Rakit-rakit minsan. Ang ganda ng bahay mo, ay. Malayo-layo pa kami. Doon pa kami sa unahan. Kasi kabilang ano na ito mga kagalay, kabilang barangay na namin. Ayan, shoutout sa mga anak ni Ate Pele Arliano. Saan ka kasali? Sa Johnson? Kayo na lang po dyan ni Kuya Arce. Ano po, nakatira po? Ah, may bunso pa po kayong isa. Hello. Salamat. Ano yun natin, followers natin yan at nanonood sa atin. Thank you. Oo nga eh, naintay ko hindi ako makapagpa. Okay, tara na ulit sila nagkukwentuhan. Mamaya ulit mga kagala. Yan, nandito na tayo mga kagala. Doon ang pier sa unahan na yon. Dito na tayo magpapark ng motor. At ayun yung card ni Mama doon sa kubo na yon. Kukunin natin yung ating mga dala. Yung aking dala-dala. Yan yung butane at yung tubig sa loob. Ilagay natin itong ating mga ano, araragat. Ito yung aking pandeser. May natira pa akong isang pandeser dun. Ito yung aking lutuan ng tubig. Ito yung tasa, nilagyan ko na ng kape. Ito yung ating kalan. Tapos bitbitin ko na lang to. Okay, tara mga kagala. Punta tayo dito. High tide ngayon. Ayan yung kubong ginagawa ni Ate Lit, nila Ate Litlit. O, yung kanilang tambayan dito. Kasi nung summer, di ba, sobrang init talaga. Kaya nagawa sila ng ganyang kubo. O, ganda. Okay na okay yung tambayan sa tanghali. Doon tayo sa may unahan. Hindi tayo dyan. Doon ang gusto ko sa may unahan. Nakakatuwa dito mga kagala. Sobrang dami talaga ng mga bakawan. Dito ang paborito kong tambayan sa may unahan. Bihira lang dito mga kagala yung pumupunta. Ayun, ako lang kapag talaga naghihintay ako kay Mama kapag ganyang umaattend siya ng kanyang RC. Yung card niya na yan. Tapos, di habang para hindi ako mainip, naglalakad-lakad ako dito. Para sa akin lang na mahilig sa mga ganitong nature trip, yung mga ganyang puno-puno. Mawiwili kayo dito, pero kapag naman hindi, ay talagang hindi kasi ano, sabi nga napakatahimik. Ayan. Daan tayo dito. Dito lang tayo mag kakapi-kapihan. Ano, puro ano dito, bakawan. Napakatahimik. Pero doon sa bandang silong na yun, ang ganda doon. Yun nga lang, alangan mo ng pagliguan kasi nga yung mga layak-layak na mga dahon, mga laglag ng dahon, parang ang dumi na sa tubig. Kaya parang hindi ka rin naman ganun mag-i-enjoy na liguan. Oh. Saka syempre may amoy yun mga kagala kapag maraming dahon, di ba, nagkakaroon ng amoy. Okay, tara, magluluto tayo ng kape. Dala tayo magluluto ng ating kape-kapehan. Mag-iinit lang naman ako ng tubig mga kagala. Ay, naku, natapo na nga yung kape ko. Buti na lang nilagay ko sa plastic. Ito yung ating lutuan. Lakas ang trip ko ano, bigla ko lang doon naisipan. Kasi sabi ko maghihintay na naman ako kay Mama ng matagal, maiinip ako. Ito nilang gagawin nating upuan, itong bag ko. Samahan niyo ako magkape. Solo kape-kape dito sa gubat.
matagal na to sa akin tumbler na to. 8 years ko nang kasama to. Mahilig kasi ako mga kagala talaga mag-collect ng mga tumbler. Kaya talagang ano, wala lang, para talaga na-enjoy ko kapag marami akong ganun. Kasi nga mahilig ako sa mga ganito. Mahilig ako magdala ng iba't ibang gusto kong lagay ng mga tubig. Kaya gayon. Lagi na ako nagbubukas ito pero nagugulat pa rin ako. Okay na yan. Hindi naman ako madami magkape, kunti lang. Ang ating kape ay natapo na. Dinig niyo yun? The best sounds. Kumakanta siya. May dala ko ditong pandesal. Kahapon ko pa ito ng hapon. Kasi mga kagala, mayroon na rin dyan ngayon sa Barangay GRS na naglalako ng mga pandesal, malunggay pandesal, yung mga tricycle na may mga dalang oven. Kaya mainit pa itong binili ko kahapon ng hapon. May cheese na rin siya. Ayan o. Meron na siyang kunting cheese sa loob. Masarap naman, hanggang ngayon malambot siya. Eh kanina kasi pagising ko, nagmamadali ako, sabi ko parang late na ako sa paghahatid ko kay mama. Nung paalis na ako, nag-start na ako ng motor, sabi ko makapagdala na lang kaya ng kape para dito na lang ako magkakape habang hinihintay ko si mama. Kaya yon, dala-dala ko ngayon. May tatlo pa pala itong pandesal. Kain tayo mga kagala. Pwede na. Buti nila sakto lang yung sugar na ilagay ko. Okay. Kape tayo. Isda. Ah, pusit. May pusit mga kagala. Kala ko anong pumilantok. Galing. Maliit lang siya, pero isa-isa lang. Galing. Thank you.
Okay, mga kagala, tapos na rin ako. Nakailang minuto na rin tayo dito. Siguro naman baka pagbalik ko dun maya-maya pa uwi na rin kami ni Mama. Ayun lang ang pagbabahagi ko sa inyo ngayong umaga na aking pagkakape mag-isa dito sa gilid ng lalauhan. Maraming salamat sa inyong pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Shoutout sa lahat ng mga nakapanood ngayon. Bye-bye!